Gatsirito all po, kapamilya! Welcome na naman po sa ating daily devotions. And syempre, since nasa prayer pa po rin po tayo, today po, talaga pong para pa rin po sa mga young men and women, at ganun din po sa ating mga youth, isang instruction mula kay Apostle Peter. Ayan, napakaganda po. Ang sabi po niyan, title po talaga natin kasi po mga kabataan ngayon, always on the go. Kumisan, saka on the go nila. Kumisan, hindi na nila, wala nang focus. Sa totoo lang po, kahit hindi nga kabataan, kahit tayo kumisan, tira na lang ng tira, sige na lang ng sige. Kaya ano nangyayari? Pumapalpak po tayo. Dahil karamihan po sa atin ngayon, don't know how to be still. So, ito po ang ating message ni Lord sa atin ngayong araw na to. Be still. Okay. Sabi po niya, sa instructions po ito sa mga young women, sabi niya, young men, syempre basta lahat na po tayo, men and women of God, especially po sa mga youngs, sa ating mga youth youngs. Okay. So, ano pong sabi niya po dito? Ang verse po natin ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 from verse 5 hanggang verse 9. Yan. Kasi po napakaganda po nung message dito ni Lord. Pray lang po tayo ng sandali. Lord, alam po namin na gusto niyo po kaming maging still. At matuto, paano ba talaga maging still, Father God? With you. Be with us, Lord, as we uncover, Lord God, as we read the scriptures, Lord. Breathe on us at maintindihan po namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, eto na po. Sabi po niya doon, young men. Yan. Kung kinukonsider niyo po yung sarili niyong young pa rin, ay sige po. In the same way, be submissive to those who are older. Kasi karamihan na ng mga bata ngayon, feeling nila sila na po ay mas magagaling, di ba? Sabi pa rin ng Lord, be submissive. At ganun din po tayo, kasi kahit po matanda na tayo, may mas matanda pa sa atin, di po ba? Kaya be submissive to those who are older, sabi niya. All of you, clothe yourselves with humility towards one another. Yan. Ang pinaka-ano pa rin doon is humbleness. Bakit daw po? Eto po, sabi po kasi sa sumunod na verse, God opposes the proud but gives grace to the humble. So, pag sinabing opposes the proud, galit si Lord doon, ayaw niya sa mayabang. Pero may grace siyang binibigay pag ikaw ay humble. At yung totoong humility, nakikita ng Panginoon yan. Sabi nga po tayo daw dito sa Pilipinas, humble tayo. Excuse me, sabi nga ni Pastor Bong sa akin. Pero sa loob-loob at sa isip at sa puso, nagsakasalita, sumisigaw. Sabi niya na, kasi bakit naman kasi dito pa nag-iimikan, dito pa nagkwekwentuhan sa gitna. Kita po ni Lord kung totoo yung humility natin. Minsan, ay opo, pero sa isip-isip pala niya, hindi ganun ang, ay he's really against ng yung sinasabi ng tao. Plastic, ganun. So, ang next verse, sabi ni Lord, sabi ni Peter as an instruction, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand. Kasi po ang hirap talaga maging humble, no? Lalo na pag alam mo, feeling mo tama talaga. Sabi nga po, mag-trust ka na lang kay Lord. Sabi nga, all things work for the good. For those who love the Lord, who are called according to His purpose. Kaya nga, kahit na ano yung nangyayari, di mag-humble down ka, at si Lord nga ang bahala sa'yo. Under His mighty hand, sabi niya, that He may lift you up in due time. Si Lord ang mag-vindicate sa'yo. Si Lord ang magpo-prove sa'yo na kahit bata ka at matanda sila,
Basta maging humble, kaya mo lang sila. In due time, si Lord ang magpo-prove na ito talaga, tama talaga siya. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang hirap po kasi sabi nga, ibigay mo na lang sa Panginoon, tapos gawin mo na lang yung best mo. Sabi niya, dahil ang Panginoon, nakikita ka, pag nag-humble down tayo, alam niya na inilunok mo na ang lahat ng kapraydan mo. Kumbaga kahit na alam mong tama ka, inilunok mo na lang. In due time, God will vindicate you. Kaya wag kaya mga mas mabababa sa mayroon kayong tinitingalang authority, please resist na wag kayong yung matempt na sumagot-sagot, ganyan. Ang hirap, no? Kasi talaga kahit din po ako, isa yan talaga sa napakahirap na pigilan, lalo na pag alam mo pag tama ka. Kaya po, para sa ating lahat to, mga young at sa mga mas may authority pa sa atin, magpakababa po tayo. Sabi niya, be self-controlled. Siyempre, fruit of the Holy Spirit yun. And alert. Huwag lang self-control na bahala na lang. Mahaling alerto ka daw. Bakit? Dahil your enemy, sabi niya, the devil, your enemy, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Nakaantay lang yan ng timing. Yan yung mga times na naiinis ka na, tapos hindi ka naging alert, o hindi ka nakalimutan mo na magbahala ka na Lord, o nagpray. Parang sumisigaw daw yan lion na yon, na hindi mo na alam ang gagawin mo, natataranta ka, kaya biglang outburst of anger, outburst of reasoning, yung alam mo yung mga ganun na, at kakagawa ka ng mga hindi magandang bagay dahil nga sa hindi ka naging alerto na may ginagawa parati ang kalaban para ma-dishonor mo yung pangalan ng Ama nating nasa langit, kahit man ako. Resist Him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Ibig sabihin, marami po talaga tayong haharapin. Parati naman po, di ba, na meron tayong haharapin na ganyan, at kailangan nating itayo ang bandila ng ating Ama na nasa langit. Kaya ang ganda nga po yung kanta na stand strong, hold on, sabi niya sa mga bata, careful what you say, careful what you do, dare to keep it cool, sabi niya, dahil life has many distraction, careful how you act, don't forget, God lives in you. Stand strong, sabi niya doon sa song na yon. Pagkatapos, and the God of grace, sabi niya, who called you to His eternal glory of Christ, after you have suffered a little while, yan isang katotohanan na naman po. Ang mga hinaharap po natin na problema, a little while lang naman, sabi ni Lord, a little while. Kaya tisin natin hanggang sa boom, tapos na. At victorious ka kung paano ka nag-react. After you have suffered for a little while, sabi niya, will Himself restore you. Promise yan ni Lord. And make you strong. Kaya nga po, hindi naman tayo mamamatay dun sa mga hinaharap nating problema eh. Mas patitibayin tayo ng mga problema na yun. Katulad nga po ng devotion na-share ni Ma'am Josefa nung minsan, yung donkey na yung mga tinatapon sa kanya, imbis na magpakalugmok siya doon sa tinapon, ginawa niya stepping stone hanggang sa nakalabas siya doon. A little while lang, kahit na anong suffering yan, a little while, that will make us strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. So yun po yung ating
instruction for today. Dahil alam ko po na marami po yung mga youth, marami po yung mga young at heart, marami rin po yung mga nag-work na merong pang mas higher authority sa kanila na kung ano talaga ang dapat nating gawin. So sabi nga, be humble, be submissive, be humble, dahil ayon ni Lord sa mapapride na tao, mayabang, at may pangako si Lord na pag ginawa mo yon, in due time, itataas ka ng Panginoon. And sabi niya, habang nagpapakahumble ka, aba, eh dapat ikaw ay maging, magkaroon ka ng self-control. And sabi niya pa doon is, be alert. Dahil kuminsan, pag nagpapakahumble tayo, mas lalo naman tayong tinutuya. Ano yun, lalo kang sinusutil ng devil. And minsan, lahat ng kasutilan na pwede niyang gawin, yung parang feeling mo, mas lalo ka pang iniinis, mas lalo ka pang niloloko, eh sabi niya, hayaan mo. For in due time, God will vindicate you. In due time, God will lift you up, sabi pa nga doon. And sabi niya, maging alerto tayo. Dahil parati po natin tandaan na, oops, teka lang, may ano ba na naman ginagawa ng devil dito? At huwag po tayong susuko dahil be strong mga kapatid, dahil sabi nga doon na lahat ng ito na mga hinaharap natin at haharapin pa natin for a little while lang, at pagkatapos nun i-restore tayo ulit ni Lord. Pansin niyo po yun, pagkatapos ng problema mas malakas ka na naman because God has already restored you again. Ang only way is to be still and to know that He is the Almighty God. And He, sabi niya nga, hindi, He will not leave a soldier in the battlefield. Parati pong nandyan ang Panginoon. So, ayan po ang ating message from the Lord today. Nawa po maging, ano yan, maging ano natin, paalala, reminder, and warning kung ano ang dapat gawin. Okay? So, ayan lang po mga pamilya. Pray na po tayo. Lord, salamat po sa pagpapaalala niyo kasi kuminsan po talagang ang hirap mag-control o magpigil ng sarili. Lalo na po pag alam na tama ka. O kuminsan sobrang nagtitimpi ka na. O minsan, sobra na yung pakiramdam na hindi na tama. But Father God in heaven, as you have said in your word, help us, Lord, every one of us to humble down and claim your promise that one day, in your time, you will be the one to lift us up. Mag-e-end din po ang mga bagay-bagay. Help us, Lord, na alam niyo po yung Lord, yung mapasaya namin kayo sa bawat araw. As we humble down, as we obey you, Lord God. Kahit minsan, ang hirap at ang sakit-sakit na. Help us to remember, Lord, that you will restore us. Help us to remember, Father God, na nakikita niyo lahat. Help us, Lord, sa bawat salita namin, sa bawat action na ginagawa namin, sa bawat decision, Father God. And true enough, na at the end of the day, and every day of our lives, that we are facing, Lord, every kind of troubles, every kind of situation, we will glorify you again and again. Lord, I lift to you everyone na nakikinig ngayon, na nanay man sila o auntie man sila, ma-share po nila ito sa mga kabataan. At tulungan po ninyo kami na maging good example sa kanila as we to humble ourselves to the authority that you have given us. Maraming salamat po, Panginoon. We love you po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!